nag-uunahan ang mga bagong pisang batang pawikan na makarating sa dagat. Tuloy-tuloy at mabilis na nakakalangoy ang iba. Pero may ilan na mahihirapan. Bago pa man nila magawa ang paglalakbay pabalik ng dagat, may mga sakripisyong pagdaraanan ang isang pawikang hindi na nila makikilala ang kanilang nanay. Panahon ng pangingitlog ng mga pawikan tuwing Oktubre hanggang Pebrero. Gabi-gabing inaabangan ni na Winston kung may paparating na inang pawikan sa dalampasigan ng dahikan sa Makati City, Davao. Isa si Winston sa Amihan Boys na nagbabantay at nagproprotekta sa mga pawikan sa Makati. At mukhang suswertehin kami. Isang Hawksbill turtle ang handa ng mangitlog. Pagdating namin doon, ang inaasahan namin ay Olive Ridley ang nagdo-dominate ng shore na yon. Excited na excited itong si Winston dahil it's been a long time since the Hawksbill turtle had laid again. Hawksbill turtle is a critically endangered sea turtle. Nag-umpisa ng mag-ukay. First time nyo maka-experience ng Hawksbill dito sa area na yun. Kasi ano, pag Olive Ridley, nandun lang sa baba. Kasi aakyat siya. So nagtataka ka ba kung dito siya? Baka dito siya pinanganak. Kaya bumalik siya dito. First time ba? Oo. Oh. Kaya kung mapapansin nyo, pula yung background, that is not to disturb the laying Hawksbill turtle. Dahil pag naistorbo to, ma-stress siya. And yung pangitlog niya makakat short. Narrow lang pala yung butas na ginagawa niya at nagsuscoop siya. Alternately, ginagamit niya yung kanyang back flippers. At nung medyo malalim na yung kanyang pugad na ginagawa, unti-unti niyang initlog na. Umabot ng 182 eggs ang itlog niya. Umabot ng mga isang oras at kalahati yung kanyang pangitlog. And makita mo kung paano niya tinatakban ulit yung kanyang hole para dun sa kanyang eggs. Kita mo, may mga barnacles. And itong surrounding na ito, kung hindi nyo nakita kanina, panaytinik, made it difficult for her to dig up the sand. That didn't stop Mommy Turtle to lay her eggs. Natural lang sa mga pawikan ang nagluluha dahil dito nila rinirelease yung excess salt sa katawan nila. She's very tired already. But still, she needs to protect her nest by making a dummy nest. Kunwari, dyan siya nang itlog sa side nito. Kung sino mang gustong manguha ng eggs, eh malilito siya. Bago makaalis pa itong nanay na Hawksbill, kinuhanan muna namin ng sukat. And then, after taking the measurements, naglagay kami ng tag. Bago namin pakwalan at ibalik sa dagat ang pawikan, kailangan muna naming tanggalin ang mga barnacles sa likod niya.
Itong barnacles, pag hindi mo tinanggal, yan ang pinagsisimula ng bacterial infection, ano? Hindi basta-basta kinukutsilyo yun, ano? Kumukuha sila ng gata, pinapatak nila dun sa barnacle, yun yung magpapaluwag dun sa attachment ng barnacles. At isa-isa naming binaklas yung barnacles dun sa pawikan. Nakita namin na nadadamage pala yung shell or yung carapace ng hawksbill na pwedeng pagmulan ng mga fungal and bacterial infection. Meron sila mga damo na pinapahid doon which serves as an antibacterial to protect their shell from rotting. Matapos matanggal ang mga barnacle, papakwalan na namin siya. Kahit hindi na niya makikitang mapisa at lumaki ang mga anak niya, ginawa ng nanay na pawikan ang lahat para magkaroon sila ng mataas na tsansa para mabuhay. Kaya, para hindi masayang ang sakripisyo ng nanay na pawikan, ililipat namin ang mga itlog sa isang nursery para mabantayan at maprotektahan ang mga ito. Pwede kasi silang kunin ng mga tao o kainin ng ibang hayop gaya ng aso. Pag nag-nis na pawikan, ano yan, linalagay sa nursery, nililipat namin. Train kami ng DNR, hindi lang ako. So, nandiyan na din si Wingston, buong Amihan Boys. Nagsisimula ng mapisa ang mga itlog ng olive ridley sa nursery. They made the nursery nearby the shore kasi ginagawa nila ito dahil maraming tao doon sa lugar at pag hindi na protektahan to, pwedeng mahukay ng ibang tao, pwedeng mahukay ng mga predator. Anim na pong araw ang hinintay para mapisa ang mga itlog na ito. Unti-unti nang lumalabas ang ulo ng batang pawikan. Ito ang unang silip nila sa mundo. Sa una, parang mahina pa sila. Nagkukumpulan at nakikiramdam sa paligid. Pero nang maramdaman nila ang mainit na hangin ng dagat, bigla silang naging sabik. Pero ang iba, hindi kasing swerte na masilayan ang mundo. Habang ang iba, naging pagkain ng alimango at baon na lang ang natira. Pero ang mga nakaligtas ay kailangan munang mag-antay ng kaunti para makabalik sa dagat. Hinihintay lang nila na medyo bumaba yung init ng araw dahil pag masyadong maaga silang i-release, mas kukonti yung chances nila mag-survive dahil ito yung oras na maraming predator. Nandyan yung mga ibon, nandyan yung mga malalaking isda. Nandyan yung mga domestic animals that can predate on them. Releasing them a little bit late in the afternoon will increase their chances of survival. And ito na yung pagkakataon namin to follow the journey of the newly hatched baby turtles, itong mga olive ridley. Just a few hours after they hatched, they were released also. Ginawan sila ng pathway leading them towards the sea. Iba-iba ang direksyon ng pawikan ng pakawalan sila. Nakikiramdam sila sa paligid. Pero nang matukoy na nila kung saan ang dagat, doon na nag-umpisa ang karera ng mga batang pawikan.
Pagulong-gulong man sila sa buhangin, hindi sila nagpapaawat na makapunta sa dagat. May mga nahihirapang gumapang. Pero hindi sumuko ang mga batang pawikan. Hanggang sa makarating na sila sa dagat. Once na naabutan na sila ng tubig dagat, their first taste of seawater, makita mo parabang they're back home. Panibagong pagsubok naman ang harapin nila sa tubig. Isa na ang pagkalunod dahil sa malakas na hampas ng alon. Ang isang ito, pabalik-balik sa dalampasigan dahil sa lakas ng tubig. Pero hindi sila nagpapaawat. Matapang niyang sinugod ang naglalakihang alon. Isang porsyento lang ng mga napisang itlog ang nakakarating ng adult stage. At sila ang nagpapatuloy ng kanilang lahi. Simula ang conservation dito is through kina June Plaza sa community mismo. Nakita ng DNR na okay naman yung pamalakad nila doon. So we give them assistance and even promoted the area as a conservation area. May plano na i-declare kasi considered critical habitat na to. Kailangan talaga ipass pa yung law para ma-legally declared siya legally as critical habitat. Naidokumento namin yung journey ng isang pawikan. Balang araw, itong mga tinulungan nating mga pawikan na mapisa ay babalik ulit dito sa dahikan para magparami. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.